Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video nito, papakita ko sa inyo kung paano i-reset ang ECU o yung tinatawag na electronic control unit ng inyong sasakyan. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yun. Ngayon guys, bakit ba kailangan na i-reset ang ECU? Kadalasan kapag ka naglo-loko ang sasakyan, let's say nagkaroon kayo ng check engine light at marami pang ibang mga trouble, ang ginagawa ng marami ay nire-reset yung ECU. Ngayon paano i-reset ang ECU? So, isipin nyo parang computer nyo yan, no? Parang laptop ninyo o cellphone, di ba? Pag naglo-loko yung cellphone natin, nire-reset lang natin, di ba? Nire-restart lang natin, tapos pagka-restart, okay na. Ganun din ang ECU ng sasakyan, kasi computer yan. So, ang tanong, paano i-reset? So, ang pinakamadaling paraan o pinakapopular na paraan na alam ng marami ay ang pagtanggal ng negative terminal ng battery. So, tatanggalin nyo yung battery. Tapos, hintay kayo mga 5 minutes para completely ma-reset yung ECU. Para mas mabilis, i-drain nyo yung capacitor kasi may mga electric pa rin dyan. I-on nyo yung headlight ninyo kahit na hindi ilaw yung headlight. Basta i-on yung headlight ninyo, madi-drain na yung electric na nakastore doon sa mga capacitor. So yun yung isang paraan para ma-reset ang inyong ECU. So hindi ko nagagawin yun, napakadali lang naman yun, tatanggalin nyo lang yung negative terminal ng battery. So pagkatapos ng mga 5 minutes, balik nyo na, reset na yung inyong ECU. So tingnan nyo kung nawala yung problema. Pero alam nyo ba guys na may mas madaling paraan para ma-reset ang ECU ninyo? Tuturo ko sa inyo ngayon yan. So ang pangalawang paraan para ma-reset ang inyong ECU ay titingnan ninyo yung inyong fuse box. Okay? Usually nasa engine bay yan. So open nyo yung fuse box ninyo. Sa montero, katabi yan ng battery. So makita ninyo, ito yung inyong mga fuses. So makita nyo sa inyong screen, meron dyang number 10 na nakalagay, engine control. So ito yan, no? Pakita ko sa inyo, ha? Yan, so yung 20 amp na yan, na fuse. So kunin nyo yung inyong prior, itong fuse clip nyo, kung anong tawag dyan, no? So, para ma-reset yung ECU ninyo, tatanggalin nyo lang yan. Guys, no? Yan. Tanggalin nyo lang. Wait for a few seconds. Siguro, mga 30 seconds. Ibalik nyo na. Okay? Ibalik nyo lang. Yan. Okay na. So, na-reset na ang inyong ECU. So, ang kagandaan nito, guys, ng ganitong method, madali lang siya. Wala pa siyang 1 minute, tapos na. Napakadali, diba? Tsaka, ang nire-reset lang natin guys, yung ECU natin. So yung ating mga radyo ay hindi na-reset kasi ang nireset lang natin ay ang ECU. So yun ang kagandahan kapag ka fuse ang tinanggal ninyo para i-reset yung inyong engine control unit o yung electronic control unit ninyo. Okay guys, so yun yung dalawang paraan para ma-reset ang ECU ng inyong mga sasakyan. So kapag ang check engine ninyo o yung trouble ng inyong sasakyan ay nandun pa rin pagkatapos na ma-reset ang inyong ECU, ibig sabihin merong pang mga underlying issue ang inyong sasakyan na dapat ma-fix, okay? So sana natuto kayo sa video ito, pakisuyo na mag-like kayo at mag-subscribe. Maraming salamat, sa ulitin.